Kapag ikinumpara natin ang record at karanasan ni General Casimero at ni Duke Micah, ay malayong mas angat ang kay Casimero. Bagaman naging Olympian at wala pang talo itong si Duke Micah, sa kanyang professional career, may record na 24 fights at may 19 knockout ay hindi siya kilala. At wala pa siyang nakakalaban na mataas ang level. At wala pa siyang nakakalaban na kasing lakas at kasing husay ni Casimero. Si Casimero ay 3 division world champion at veterano na sa 33 fights. May matatag na kaisipan dahil sa iba't ibang bansa na siya nakipaglaban. Maski pa sa bansa na galit sa kanya, ay napagtatagumpayan niya ang kanyang laban. Dapat sana ay si Japanese sensation Naoya Inoue ang makakalaban ni Casimero para sa unification ng tatlong titulo. Pero umurong ito at nagdesisyon na ang kalabanin ay si Jason Moloney. Kaya napilitan si Casimero na tanggapin ang laban kay Duke Micah na rank number 11 lang sa WBO belt na hawak niya. Huwag nga lang maliitin ni Casimero si Micah. Ibig sabihin maging normal pa rin dapat ang gawing paghahanda ni Casimero. At kung ito nga ang gagawin ni Casimero, ay malamang sigurado na ang kanyang panalo. Ngayon pa lang kasi ay nagbabalak na si Casimero ng mga isusunod niyang kalaban. Nandyan na binanggit niya si Naoya Inoue at ang bigatin din na si Luis Neri. Idedepensa ni Casimero ang kanyang WBO bantamweight title kay Duke Micah ngayong September 26. At ipapalabas ito sa big time na showtime. At kasama pa sila sa pay-per-view. Kaya kapag naipanalo ito ni Casimero sa matinding paraan, ay makikilala pa siya ng gusto. Salamat sa panonood, paki-like, comment, share itong video, at subscribe ka na rin. Salamat!